Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid, kaibigan. Mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya o ikaw man na makapanood nito, napakasaya ko na samahan mo ako sa ating pagbulay-bulay, pag-aaral at pagdiskubre sa salita ng Diyos. Ako po ay si Pastor Rudes or Pastor Rodrigo Elopre Kamingawan Jr. Ito ang aking channel na nagpapahayag mostly salita ng Panginoon, yung pinakauna natin. God first, Diyos ang una sa lahat. At ito ay nagpapahayag din ang channel ko sa buhay ko dito sa Amerika, may mga blog natin. At isa dyan yung ating ding fitness, ating pagiging malusog sa ating pangangatawan. Alagaan natin ang bigay ng Diyos sa atin. May isang buhay lang tayo, handog po ito ng Diyos, kaya alagaan natin yung ating kalusugan. Kaya meron tayong workout motivation sa aking YouTube church. Makikita mo lahat, halos yung mga workout motivations sa aking YouTube church. Hindi lang, mayroon din akong mga luto, no? So I cook, no? Mga homemade food na talagang malasabaw, no? Mahilig ako ng mga may sabaw, healthy, mga gulay, isda. So I share ko rin yung mga luto ko dyan. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon, kaibigan, sa mahirap na challenges sa mundo, lalong-lalo na sa gira ngayon na nangyayari sa Russia na nag-declare ng gera sa Ukraine. Alam naman natin na ang Ukraine ay isang maliit na bansa, malayang bansa, na ang istorya kasi dyan ay yung Ukraine, mga long years ago ay kasali po yan, kasama yan sa Russia. Binigyan sila ng independence ng Russia, kaya ang Ukraine ay na isang sovereign country kagaya ng Pilipinas o ibang mga bansa, na sila ay nagkakaroon ng kalayaan, no? Independence sa kanilang bansa. Ngayon kasi yung issue ay isa sa mga na-trigger itong Russia dahil ang Ukraine ay gustong sumali sa NATO. Alam naman natin yung NATO na parang Avengers niya sila, grupo, at may mga 5 million plus na mga yung mga sundalo. Ito lang ay isang overview according sa aking mga natutunan at nalalaman kung bakit nga nagkagulo dyan, no? So, nagsisilos ang Russia. So, kung ito kasing Russia ay hindi yan kaibigan ng mga NATO. Ang NATO ay isa dyan, ang United States, ang aking bansa. Pangalawang bansa ko. So, kasali dyan. At yung mga neighboring country ng Ukraine ay kasali po yan ng NATO. Kaya galit na galit po yan, Russia. So pipigilan nila, mas bawiin na lang nila ang Russia kumpara na mapunta sa NATO. Kaya yun, isa dyan. At pangalawa, yung Ukraine kasi masagana sa natural resources. Yung lithium ion. So yung lithium na yun, yung ginagawa ng battery. Baterya ng mga itong bago ngayon, electric cars. So marami yan. So pag makuha yan ng Russia, napakaganda na makuha nila, makinipangan nila yung mga kayamanan dyan. Ganun yan eh, yung mga bansa na may superpower, maraming armas, yun yung mga gusto nila. So nakakalungkot kasi naaalala natin yung kagaya nung ginawa ng mga Spaniard dyan sa ating bansa. No? Sinakop tayo 400 years. And hindi lang, naaalala din natin yung pagsakop ng mga Amerikano sa atin. No? So sinakop din tayo yung panahon nila ni General Antonio, you know, Gregorio del Pilar, at sinakop din tayo ng mga Hapon, at yun yung nakakalungkot kasi ang daming namatay. So yung Second World War. Ito ngayon ay dapat nating palakasin ang ating pananampalataya at manalangin na tulungan ang mahinto itong gera na to, dahil ito ay napakalungkot kung darating tayo sa ikatlong digmaan. Alam naman natin kung ano nangyari no Second World War. Ang daming mga taong namatay. Lalo na ngayon, yung mga weapon natin iba na. Sabi naman, ito na ang mga hudyat ng pagbabalik ng ating Panginoon at mga pag-alaala.
So ako naman ay masasabi ko na ang Panginoon ay babalik. Siya ay totoong mabalik sa ating mga na naglilingkod sa Kanya sa ating lahat. Pero yung ang katotohanan, walang nakakaalam kung kailanman ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, maghanda tayo, magiging awit tayo, tapat tayo sa Kanya. At sa Kanyang pagbabalik, masusurpresa tayo, ay wala tayong ikatakot dahil yun ang ating pinakadakilang hinahangad na makasama tayo sa kaharian ng ating Panginoon, mga anak tayo ng Diyos. Mga kapatid, kaibigan, nga sana idalangin natin na mga na it will end to an agreement kasi marami na rin namatay, no? Nakita mo mga tao lumilipat na sa pulan, dami mga refugees. Masakit dahil mahal natin ang ating kapwa. Sinabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, mahalin natin ang ating kapwa at mahalin natin ang ating sarili at ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin din sa Diyos. Dahil iniibig tayo ng Diyos, yung pinakauna. Kailangan na lalo natin patatagin ang ating pagmamahal. Kung yan, wala nang pagmamahal na naghahari sa ating puso. So ngayon, manalangin tayo, manalangin muna tayo. Idalangin natin, samahan niyo akong idalangin ang mundo, ang pandemic, nandito pa tayo. Dakilan naming Diyos, lumalapit po kami sa iyo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming buhay, una sa lahat. Patawarin niyo kami sa aming pagkakasala at mga pagkukulang. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso't isipan. Tulungan niyo kaming mabago ang aming pagkatao. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa lahat na lumapit sa iyo. Patawarin niyo kami sa aming kasamaan, pagkukulang, mga kasalanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay mananalig sa iyong mga salita, makikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Pangunahan niyo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu, pang lalo kami mapalapit sa iyo, Diyos, at lalo kaming lalo namin maintindihan ang iyong kaluuban. Panginoon, humihiling kami sa iyo ngayon. Tulungan niyo po ang aming sarili, ang aming kapwa, ang aming buhay na lalong mapalapit at lalong kumalinga sa iyo, Panginoon, sa mga panahon ng taghirap at mga pagsubok. Ngayon, Panginoon, umiiyak kami kasama sa mga kaibigan namin, kapatid, Kristiyano at kapwa-tao na mula sa Ukraine. Bigyan niyo po sila ng lakas, Panginoon, lalong-lalo na ngayon sa marami nang namatay na mga civilian at saka mga sundalo sa kabilang panig o sa Russia man. Panginoon, dinalangin namin na bigyan niyo ng lakas at cover, Panginoon, ang bawat tao na nandoon ngayon, Panginoon, umiiyak. Kami rin ay nakidalamhati sa kanilang mga kapighatian. Napakalungkot din, Panginoon, na makita na maraming namamatay. Sana nga, Panginoon, ang aming mga puso ay mapuspos ng pag-ibig. Nidalangin namin si Vladimir Putin, Panginoon, na hipuin niyo po ang kanyang puso na iihinto ang pakikipag-invade sa Ukraine, Panginoon. Tulungan mo rin, Panginoon, ang pag-desisyon dito sa United States na nag-back up, Panginoon, ng Ukraine at mga bansa. Tulungan mo kami, Panginoon, ang NATO group na gustong kunin din ang Ukraine, Panginoon. Tulungan ng Panginoon ang mga leaders na makita nila kung ano ang solution. Sa lahat, Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Ang aming kaalaman ay kulang. Kaya binigay po namin sa inyo, Panginoon. Nilalangin din namin na malagpasan namin ang pandemyang ito, Panginoon, malapit na, Panginoon, na matapos. At tulungan niyo kami, ang sabi mo nga, hindi mo kami pabayaan anumang mangyayari sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na anumang makaramdaman, sakit na sa aming katawan, kami ay yung pagalingin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami ay gagaling. At sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, maramdaman namin ang kagalingan. Tulungan mo ako, Panginoon, ihatid niyo mga salita at awarin niyo ako at ang sino mang makapagpakinig nito na aking kapwa Pilipino sa asamang panig ng mundo ay makikita kanila Jesus sa aming Panginoon, hindi ako at hindi ang pangalan ng aming simbahan o kaya relihiyon, kung hindi, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon Jesus, na nabayubay at Diyos na lumapit sa amin. Tulungan niyo na aming mga salita ngayon, na yung mga salita ay maintindihan namin, Panginoon, dahil mahal mo kami. Ito aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen.
Nandito tayo mga kapatid sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang salita ng Diyos na naging buhay. Ang salita ng Diyos. Ano ba kahalaga ang salita ng Diyos? At sino ba itong salita na ating pinanampalatayaan? At sino ba ito si Kristo na ating pananaligan? Bakit tayo naniniwala na siya isang Diyos? Bakit naniniwala tayo na siya lumapit, pumunta sa atin at naniniwala tayo na siya ay naglikha sa atin? At nung tatawagin, sambahin natin siya, karapat dapat siyang purihin bilang ating Diyos. Mga kapatid, basahin po natin, mga kaibigan, ang salita ng Panginoon sa Juan o John, sa Juan chapter 1 o Juan kabanatang 1, mga talatang tatalon tayo dito mga kapatid sa 14. Babasahin po natin ito. Sa simula, nandun na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Sa simula pa lang, kasama na ng Diyos ang salita. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ang salita. Kung wala siya, hindi magagawa ang kahit na ano. Sa salita nanggaling ang buhay, at ang buhay ay nagbigay ng liwanag sa mga tao. Nagliliwanag ang ilaw sa dilim at hindi ito natatalo ng dilim. Pinadala ng Diyos ang messenger niyang si John. Dumating siya para ipahayag sa mga tao tungkol sa ilaw at para maniwala ang lahat dahil sa kanya. Hindi siya ang ilaw, pero dumating siya para sabihin sa mga tao tungkol sa ilaw. Dumating na sa mundo ang totoong ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao. Nasa mundo ang salita, at ginawa ng Diyos ang mundo gamit ang salita. Pero hindi siya kinilala ng mga tao. Dumating siya sa sarili niyang bayan, pero hindi siya tinanggap ng mga kababayan niya. Pero ang lahat na tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng karapatan na magiging anak ng Diyos. Naging mga anak sila hindi dahil sa natural na paraan kung paano nagkaanak ang mga tao, kundi dahil ginawa silang mga anak ng Diyos. Naging tao ang salita at kasamad natin na buhay, talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinabi niya. Nakita namin ang pagdakila niya at tinanggap niya bilang isang anak ng Ama. Napakadakila ng Diyos. Salita ng ating Panginoon. Ito po ay isang Pinoy, New Testament Pinoy version na ating gamit ngayon. Mga kaibigan, kapatid, alam ko na tayo ay naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay dapat nating purihin at kilalanin bilang Diyos. Bilang Diyos na dumating sa atin, dumating sa mundo na puno ng kadiliman, puno ng kasalanan, puno ng mga kapighatian, puno ng kalungkutan, kagaya ng nangyayari ngayon. Makikita natin sa mundo ang kawalan ng katiyakan, kawalan ng totoong tagumpay. Dahil itong mundo na ating ginagalawan ay isa sa mga darating na panahon na ito ay mawala din. At kahit tayo ay hindi ito ang ating final na hantungan. Kaya kailangan nating malaman ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kahalagahan kung bakit paniniwalaan natin sambahin ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao. Ito ngayon ang sinasabi nga sa simula, nandoon na ang salita. The word, the logos na sinasabi, ang salita sa simula. In the beginning,
kahit wala pang nalikha in the past eternity, nandiyan na ang salita. At sino yung salita na yan? Ang kasama na ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. The word, the logos, the verbo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Yan ay ang ating Panginoong Hesukristo, the Messiah, na siya ay may dalawang tinatawag nating katangian o pagkasiya. Tinatawag natin na hypostatic union, sinasabi na Diyos at tao. Yan ang ating Panginoong Hesus. Sa simula pa lang, kasama na ng Diyos ang salita. Do makita mo sa Genesis, in the beginning God created the heavens and the earth. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang yuta. At ang Espiritu ng Diyos ay gumalaw sa tubig. At sinabi nga doon ng salita ng Diyos na ang ating Panginoong Hesus ay nandun na. Dahil walang isa man lang na nalikha sa mundo na hindi kasali ang Panginoong Hesus. Dahil siya ay Diyos, siya ang salita na Diyos. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ang salita. Kung wala si Jesus ang salita, hindi magagawa kahit ano, walang magagawa. Kung wala ang ating Diyos na ating Panginoong Jesus, walang magagawa, wala lahat. Kaya hindi natin masasabi na ang ating Panginoon Jesus ay hindi Diyos. Hindi natin masasabi na kung tinawag natin ang Panginoon, di ba sabi ng ating Panginoon Jesus kay Pilipi, pupunta ako sa Ama. Sabi ni Pilipi nga dito din sa Juan, Jesus, ipakita mo na sa amin ang Ama. Okay na sa amin. Saan sabi po natin, Panginoon Jesus, kung nakita mo ang anak, nakikita mo ang Ama. Kasi sinabi nga ni Jesus sa 1:10:30, ako at ang Ama ay iisa. Doon mo makikita na ang hindi nakikita na mukha ng Diyos ay yan ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating Diyos na ating sinasamba, pinupuli at umibig na matay para sa atin. Siya ang Diyos Anak na dumating upang tayo'y maligtas. Ngayon sa ating mga kapighatian, sa ating mga paghihirap, sa kalungkutan, idalangin natin ang ating mga kapatid sa Ukraine. Idalangin natin ang ating kapwa-tao. Idalangin natin dahil walang imposible sa ating Panginoon. Siya ay nagmahal sa atin ng tapat. Dapat paglingkuran din natin siya ng tapat. Siya lamang at wala ng iba na siya ay kayang magbigay ng buhay na walang hanggan. At sabi nga dito, sa salita nang galing ang buhay. Saan nang galing ang buhay? Diba si Kristo ang salita? Saan nang galing ang buhay? Galing kay Kristo. At ang buhay ay nagbigay ng liwanag sa mga tao. So ang nagbigay ng liwanag sa ating buhay, ang ating buhay kung natagpuan natin si Kristo, may liwanag siya. Kumikinang ang ating buhay. Minsan napuno tayo ng kalungkutan eh. Puno tayo ng problema, puno tayo ng mga bagay na kung saan hindi natin makikita ang pag-ibig ng Diyos. Minsan, talagang ang kaaway, ang demonyo, talagang 24/7 nasisirain ang ating buhay, mga kapatid. Na ayaw nating maintindihan ang salita ng Diyos. Na ayaw niya na lalo nating makikita kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero dito, ang buhay ay nagbibigay liwanag sa atin. Niyan ay nanggagaling kay Kristo. Nagliliwanag ang ilaw sa dilim at hindi ito matatalo ng dilim. Nakita mo yan? Na ang ilaw na ating pinanaligan
ang liwanag na nanggagaling sa Diyos ay hindi kayang itago ng dilim. Hindi kayang itago sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Alam mo, kinikwento nga na kung makita mo yung glory, yung kadakilaan ng Diyos, pag humarap ka sa Kanya, kung titigan mo yung araw, kung gaano kahirap titigan yung araw, kung parang naluluha ka, mas matindi pa dyan kung maharap na natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa aking buhay, wala akong kinatatakutan sa mundong ito. Wala akong kinatakutan. Pero sa Diyos, takot na takot ako. Dahil siya ay nagbigay sa aking buhay at kaya niya akong parusahan at kaya din niya akong iligtas. Kaya kung may takot man tayo, matatakot tayo sa Diyos. Pero huwag natin ang katakutan na kahit kamatayan man dahil sinabi nga ng Diyos, hindi yan makapaghiwalay sa atin. Mga kapatid, tulungan nawa tayo ng Diyos na sa mga panahon na mawalan tayo ng pag-asa, lalong-lalo na ngayon, nandyan pala yung Diyos na dumating sa atin. Nagliliwanag sa dilim na hindi natin nakikita. Minsan, nawalan tayo ng pag-asa. Mayroon pa ba tayong pag-asa? Mayroon pa ba? Mayroon. Dahil mayroong Kristo, mayroong Jesus, mayroong aral salita ng Panginoon. May Diyos na nagmamahal sa atin. Sa mga umiyak ngayon sa Ukraine at sa mga mahal natin sa buhay, na ating inaalala, alalahanin natin na may Diyos na kahit anong mangyari, mayroong anumang naranasan natin, mawala man lahat sa atin, ating mang kayamanan, ating mga lahat-lahat, hindi nawawala ang Diyos na dumating sa atin. Si Kristo na Panginoon na ating sambahin at purihin. Sinasabi nga dito, sa mundo ang salita at nasa mundo ang salita at ginawa ng Diyos ang mundo gamit ang salita. Kita natin yan. Pero hindi siya kinikilala ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya kinikilala. Dumating siya sa mundo. Dumating siya sa kanyang kapwa. Yan yung mga salita. Pero hindi siya kinikilala, hindi siya tinanggap. Hindi tinanggap ng mundo. No? Pag nagkikwento ka, makikita mo, pag nagsalita ka about sa Panginoon, ma-unsubscribe ka na. Wala na. Kasi yung naisip ng tao, ito na naman, reliyon, ito na naman, ay isang may tungkol sa Diyos. Allergy ang tao. Dahil ayaw nga ng tao na maniwala sa Diyos. Ayaw nga nilang buksan ang kanilang puso. Kaya hindi nila makikita ang tunay na liwanag na nanggagaling sa Diyos sa kadiliman ng ating mga naranasan, hindi nila makikita. Dahil ang nakikita lamang natin ay sa mga mata lamang natin tayo nakatutok. Hindi tayo nakatutok sa mga bagay na nagmumula sa Diyos. Minsan kung mayroon tayong mga gusto natin na nandyan agad, hindi natin idaan sa dalangin, hindi natin iniisip na may plano ang Diyos sa ating buhay. Siya ang mas nakakaalam at nakakita sa lahat. Yan, mga kapatid, na ating Panginoon ay dumating dito at nagdala ng liwanag sa ating buhay. At dito nga sa verse 12, pero ang lahat ng tumanggap kay Jesus, binigyan sila ng karapatan na magiging anak ng Diyos. Napakasarap. So, sa ating pagtanggap ni Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay magiging anak ng Diyos. Kahit ikaw pa ang pinakaulila, wala kang ama, wala kang kapatid, ikaw na nag-iisa. Alalahanin mo na may ama ka sa langit, may Diyos ka na nagmamahal sa iyo, kumakalinga sa iyo sa panahon ng mga kapighatian. At yan man ay nakikita natin sa mga taong nananampalataya, mawala man sa kanila lahat, pero sila'y matibay, nananalig, nahahawak ng salita ng Panginoon. Mga kaibigan, kapatid, saan ka man ngayon, alalahanin mo sa puso mo na nandyan ang ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ay binigyang karapatang maging anak ng Diyos. Pag ikaw ay naging anak ng Diyos, ano mangyari? Ikaw ay tagasunod sa kaharian ng ating Panginoon. Yan, napakaganda na may bahagi natin. And verse 14, makita natin,
naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinabi niya. Nakita namin ang pagkadakila niya na tinanggap bilang isang anak ng Ama. Dumating ang salita na kisama sa atin. Sumama ang ating Panginoong Hesus. Naging tao siya. Siya nabayubay sa cross. Namatay at inilibing. Niligtas niya ang ating mga kasalanan. Niligtas niya ang ating buhay upang tayo ay maibalik sa Diyos. Dahil nga tayo ang direction natin ay kapahamakan. Mga kapatid, kilalanin mo si Kristo sa buhay mo. Hanapin mo siya. Tanungin mo, sino ba siya? Sino ba ang ating Panginoon? Alam ko na mahirap yan, pero kailangan mo na gawin yung nararapat. Hanapin mo siya at matagpuan mo siya. Pag nakita mo ang ating Panginoon Jesus Kristo, natanggap mo siya sa iyong buhay, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Lalahanin mo, siya lamang ang pinakadakilang regalo na kailanman ay hindi mawawala. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ingat mo kayo lagi at huwag kalimutan na mag-subscribe at i-ask ang iyong prayer request. Dalangin niyo po ako. Dalangin ko rin po kayo. Maraming salamat. Mahal ko kayong lahat at salamat sa inyong tulong. Amen.